ano nga ba yung ginagamit kong maintenance set after kong gumamit ng rejuvenating set. There is so much love to give. Something's telling me it's right. When you came to me, oh I knew it's you, yeah, boy. The one to show me now and forever. Hello mga amiga, kamusta na kayo? I hope na okay kayo at lahat ay mga healthy. So for today mga beshies, I'll be sharing you kung ano nga ba yung ginagamit kong maintenance set after kong gumamit ng rejuvenating set. So actually request to, no, and may nagtanong din ito kung ano nga daw yung ginagamit kong maintenance set. So for today, i-share ko na sa inyo kung ano yung ginagamit ko. But then again guys, disclaimer, hindi ako dermatologist, I'm just here to share you kung ano yung experience ko and also kung ano yung product na humiyang sa akin. If gusto ninyong gumamit ito, always do patch test lang before you. Okay, so for today mga beshies, ayun na nga, ipapakita ko na sa inyo yung paggamit ko ng rejuvenating set. Napakatindi ng aking journey dyan. Nakaka-lurky talaga. As in, parang struggle talaga sa akin yung nangyari, no? Dahil, madugo talaga. Madry. Hindi, ang hirap kasi mga beshies eh. Alam niyo yun, kapag sensitive yung skin mo, tas first time mo, lahat na yata ng dead skin na pwedeng ilabas ng mukha ko hanggang sa kahuli-hulihang araw, as in pang 30th day na nagbabalat pa rin yung mukha ko, no? Ito na, ipapakita ko na sa inyo kung ano yung nakatulong kasi nagkaroon ako ng purging stage. And then, ang daming pimples na lumabas. So, hininto ko talaga siya pagdating ng 30th day, hindi ko na siya tinuloy. Pang 2 weeks ko nang gumagamit ulit nitong maintenance set na ginagamit ko. Actually, before pa ako nag-rejuvenating set, ito na talaga yung ginagamit kong skincare routine or yung ginagawa kong skincare routine. So, ipapakita ko na siya sa inyo. Ito yung Glass Skin Set by Bella U. Ito yung Glass Skin Facial Wash. Ilalagay ko na lang sa description box yung link kung saan kayo pwedeng bumili. Itong serum, Glass Skin Serum, Glass Skin Toner, and also of course yung sunblock with SPF 45. Actually, itong sunblock, ginamit ko rin to even nung gumagamit ako ng rejuvenating. Kasi hindi ako hiyang yata dun sa sunblock ng Prestige. Yung Glass Skin Facial Wash. And ayan siya guys. Actually, mabango to. And ipapakita ko muna sa inyo yung kanyang consistency. Pag nilagay mo siya, mabula. Ayan na siya. As in, foam wash talaga siya. And tipid talaga. Kasi yung ganito karami, kasha na talaga yan para sa buong face ninyo. And also, nakiklense talaga niya. Nakiklense talaga nito yung face eh. Yun yung kagandahan sa kanya. Beshies, nandito ako sa CR. And ito na yung Glass Skin na foam wash. Ganyan nyo lang siya. Yan. And saka nyo siya ilagay sa inyong face. Actually, enough na yun, no? Para ma-cleanse yung face. Eyeliner sa aking mata. Ayan. Maganda rin sa kanya, right after using it, may konting banat effect, pero hindi yung parang, alam niyo yung tinanggal na yata lahat ng oil sa face nyo. Hindi naman siya ganun, parang na-cleanse lang talaga yung face ninyo, nagkaroon ng konting banat, nagmukhang blooming, yun yung naging effect talaga sa akin itong Glass Skin Facial Wash. Ito naman si toner, katulad ng sinabi ko kanina, maganda siya for the pores. Kapag open yung pores ninyo, nakaka-close siya ng pores, and also this one, yung parang sa akin ha, sa experience ko, nakaka-prevent talaga to ng breakouts and also nakaka-lighten ng pimples. And ito siya, alam niya super bango to. Inamoy na naman, hindi kang umamoy ng mga products kasi ang bango talaga niya. Ganda siya para sa skin. Ito yung consistency niya. Pakita ko siya sa inyo, patako na lang ha. Ayan. And mabilis lang siyang na-absorb ng skin, as in hindi ka na maghihintay ng napakatagal bago i-absorb to ng skin. And so ayan ang baby ko, baby. Hello. So yun, naglalaro lang siya, mabait na baby. So ito meron siyang anti-aging, minimizes pores, controls oil, anti-inflammatory, moisturize skin and lighten scars. So yun nga, nagkaroon ako ng blemishes while using baby. Ayaw kasi niya sumama sa vlog ko. So, nagkaroon kasi ako ng blemishes right after yung aking, after using yung rejuvenating set. So, ito yung nakatulong talaga sa akin para mag-lighten yung scars, no? Na galing sa rejuvenating set. Na mabilis lang talaga niya. Hindi na ako naghintay ng bongga. Naalis niya talaga.
As you can see, wala na siyang masyadong nakuha. Ibig sabihin lang talagang na-cleanse ni facial foam wash. Yan. Yan yung parang glowing effect niya. Mga beshies, ito yung next holy grail ko to. As in, sobrang love ko tong serum na to, glass skin serum. Super love ko talaga tong serum na to, holy grail. As in, nakailang bote na ako nito. And gusto ko kasi dito is talagang nakakatulong siya to control my blemishes or yung aking pimples. And also, mabango siya. Ayan siya, guys. Mabango rin talaga to. Amoy candy. Sweet yung amoy niya. And so, ipapatak ko na siya. Ayan. And then, igaganyan nyo lang sa skin. Very, very fast siyang ma-absorb right after using yung toner. Ito yung ginagamit ko. And so, kapag gumamit kayo nito, kasi baka sabihin nyo, bakit ang liit ng serum? Pero, alam nyo, usually naman ang mga serum is 15 ml talaga, no? Ang kailangan kasi kapag nagsiserum tayo is huwag masyadong marami. Huwag kayong galit na galit sa product, mga beshies. So, ayan, imamassage nyo lang yan sa face ninyo. So, ayan siya, mga beshies. So, I love it talaga. Ginagamit ko siya every morning and also every night. And nakakatulong talaga siya para sa akin. Marami siyang nagagawa. And ito nga, anti-aging, radiant skin, hydrate skin, anti-acne, smoothened skin, promotes collagen production. So, for me, I do really love this serum. Promise, mga beshies, worth it tong itry. For only 100, kasi kung ayaw nyo gamitin yung buong set, pero ito 190 pesos siya. Meron ding 300 ml nito, which is 300 pesos, I think. Para sa akin, i-recommend ko talaga to kasi maganda siya, lalo na kung meron kayong sensitive skin, makakatulong siya. And kung gusto ninyo yung effect na may banat effect without yung harsh na parang pakiramdam and also hindi nagbabalat tong si glass skin set. Very, very mild. And then guys, itong next ko is yung sunblock and whitening cream with SPF 45. Ito talaga yung isa sa favorite ko din eh. Dito na naman. Yan, ayan. Yan siya. And para kang nagpulbo. Ito yung love din talaga to ng mga clients. Ayan siya. Na-absorb siya kaagad and also mataas yung SPF niya, 'di ba? 45. Kasi ako i-recommend ko talaga na the higher the SPF, the better, lalo na kung gumagamit kayo ng rejuvenating set dahil mas mabilis talagang magkaroon ng sunburn or sun damage kapag gumagamit kayo ng rejuvenating set. Guys, itong glass skin set is 450 pesos and malalaki na kasi yung toner and also yung facial foam wash. And also guys, ginagamit ko rin itong Nature Republic Aloe Vera Soothing Gel para pang moisturize naman. Hope na nasagot ko yung tanong ninyo and also maging hiyang din kayo dito. Again, ilalagay ko sa description box kung saan nyo siya pwedeng bilhin. So, itong product na to is very mild. Kung natatakot kayo na parang baka, ano ba yan? Baka another harsh product katatapos ko lang sa rejuvenating set. Sa rejuvenating set, baka ayan na naman. Pero magandahan dito mga beshies, hindi siya nagko-cause ng pagbabalat, ng pamumula, ng pangangate. Wala siyang ganung effect sa akin. Pero pwede siyang possible na mag-cause ng purging ha, sa iba. Pero karamihan na gumagamit nito, wala. Magkakaroon man ng pimples, pero isa, ganyan. Syempre na nag-a-adapt yung skin. Yun yung aking ginagamit na maintenance set right after using yung rejuvenating set. So, I hope na nakatulong sa inyo itong vlog ko. If you have any questions, comments, or anything na gusto ninyong malaman, itanong, please don't hesitate to comment down below. Again, guys, please, please, please subscribe para ma-notify kayo kung meron akong bagong vlog. And gagawin ko nga pala ng review yung Brilliant Rejuvenating Set sa mga susunod na araw. Abangan na lang ninyo yung aking Brilliant Rejuvenating Set na review. So again, guys, thank you so much for watching my vlog and see you on my next vlog. Please stay safe and healthy, everyone. Bye!